Ang sigarilyo ay may amonya na mahusay panlinis ng kubeta, cadmium na nasa baterya ng mga sasakyan, carbon monoxide na nasa ref at usok ng sasakyan, cyanide na ginamit sa concentration camps ni Hitler, DDT na pumapatay ng ipis, formaldehyde na pang-embalsamo, tar na gaya ng nasa aspalto, benzopyrene na nakakakanser, nicotine na dahilan ng pagiging dependent sa sigarilyo, vinyl chloride na ginagamit sa paggawa ng plastic. Dahil sa halos 4,000 nakalalasong kemikal na taglay nito, batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, alam nyo ba na 10 Pilipino kada oras ang namamatay dahil dito? O 204 sa loob ng isang araw? O mahigit 80,000 buhay kada taon ang nalalagas dahil sa sigarilyo? Mahigit 90 milyong Pilipino na tayo sa kasalukuyan. Tinatayang 13 milyon rito ang mga naninigarilyo, kasama na ang mga menor de edad. Kung ang 13 milyong Pilipinong ito ay magsisindi ng tigi-isang sigarilyo lang sa isang araw, lalabas na mahigit 13 milyong piso rin ang agad na nasasayang sa isang sindihan lang. Pumapangalawa rin ang paninigarilyo na sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Umaabot sa 43 bilyong piso kada taon ang nagagastos ng publiko sa pagpapagamot ng mga sakit na dahil sa paninigarilyo. Malaking halaga sana na kayang makapagpatayo ng 200,000 bagong classroom sa isang taon para sa edukasyon ng ating mga kabataan. O kaya na may makapagpatayo ng mga ospital para sa may hirap nating mga kababayan. O pantawid gutom man lang sa mahigit kalahating milyong Pilipinong walang anumang makain sa isang araw. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito ang aming kampanya. Samantalahin natin ang mabuting pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang gumawa ng kabutihan. Maaari natin itong pasimulan sa isang araw lang. Magandang gabi sa ating mga kasambahay na laging nakatutok sa ating programang Police and Other Matters. Ngayong gabi, medyo masilan na pag-uusapan itong isang matinding napakasakit ng ulo sa ating pamahalan, ang human trafficking, lalong-lalo na ng mga biktima ay mga kababaihan. Paano na ba yung ikangan nila, rights of the women, na ang dami-dami ng batas pagtatanggol para sa mga kababaihan, pero hanggang ngayon po lumalala ang problemang human trafficking. Nakasama po ang ating mga kababayang mga Pilipina. Okay? Na nanggagaling po ito sa probinsya. Taong ganit, nagpapahamak ng sariling kababayan, kumita lang po ng pera. E nung panahon po ng aking partner, General Lucas Managuelod, talaga pong galit na galit siya sa mga human trafficking. Partner? Yeah, tama yun, Comm, no, partner. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano? At nung panahon kasi namin, maraming biktima ng human trafficking. Unang-una, mga kababaihan. Mm-hmm. Of course, hindi lang babae ang biktima ng human trafficking. May lalaki rin, no? Mm-hmm. At noong araw kasi, ang babae na pupunta sila sa prostitution. Mm-hmm. No? At until now, palagi ko, marami pa rin problema. Kaya ngayon, malalaman natin ngayong gabi at sa ating guest, ano, ang mga kasagutan sa tanong ng ating partner. At kasagutan sa mga, siguro iniisip niyo rin mga nanonood. No? So, nakaroon ba ng malaking pagbabago magmula noon? So, alamin natin yan mamaya at kasasama natin guest sa gabi ito. Ako po si General Lucas Managuelod. At ako naman po si Commissioner William Soriano dito po sa Police and Other Matters. Once again, at para sa mga kabubukas lang po ng kanilang TV sets, kayo po ay nanonood ng Police and Other Matters. Para sa ating mga internet users,
Sabayan din tayong mapapanood sa pamamagitan ng webcast via www.untvweb.com. Kayong mga nasa abroad, lalo na mga overseas Filipinos o overseas Filipino workers na gustong magtanong o makisali sa ating talakayan, nasa inyong mga TV screen ang ating mga numero na pwede nyo pong tawagan at i-text sa amin. Okay, so partner, ngayong gabi ay makasama natin sa ating studio si Assistant Secretary Lila Shahani. Siya po ang head ng communications group ng Human Development and Poverty Reduction ng Cabinet Cluster sa Office of the President. At siya rin po ay spokesperson ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, tinatawag natin. Okay, so magandang gabi sa iyo, Lila. Magandang gabi po. Thank you so much, Commissioner and John Luke. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm very, very happy to be here. Okay, well, thank you. Pleasure is ours, di ba? Assistant Secretary Lila Ramos Shahani, right? Yes po. The famous daughter of the famous mother, Senator Manang Lady. Magandang gabi po sa inyo. Anyway, ano po yung ano nyo, ASEC Assistant Secretary, ano po yung tanggapan na kinabibilangan nyo? What's the office again that you belong in? Yun po yung Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster. Kasi po si Secretary Jojo Ochoa, napag-desisyonan niya nung nagsimula si Pangulong Noynoy Aquino na i-divide yung kabinete into a cluster system. So meron po tayong economic cluster, meron tayong security cluster, meron tayong poverty and development cluster. Nang sa ganun, nagmi-meet po kami every 2 weeks at yung meron talagang interagency. Kami pong nasa poverty and development, 26 government agencies po yun. So, DSWD, DILG, DOH, DepEd, CHED, HADSI. Parati po kami nagmi-meet, kilalang kilala namin ang bawat isa. So, mas mabilis at mas organized. Hindi kagaya noon na yung mga presidente nakikipag-meet sila sa full cabinet. Mm-hmm. Eh napakalaki po ng mga meeting na yon. So, hindi talaga nagkakakilala yung mga tao. So, ako po yung head of communications ng buong Human cabinet Development cluster and Poverty Reduction Cabinet Cluster. So, kami po yung sa poverty. Now, can you tell us, nakikinig ating mga kasambahay, no? Yung relasyon ng inyong cluster, cabinet cluster on poverty reduction. Opo. In relation to the effort ng national government to eradicate, if not to curb, this human trafficking. Opo. Kasi alam niyo po, yung karamihan ng mga Pilipinong natra-traffic ay ang mga mahihirap. So, kumbaga, there's a very clear nexus between poverty and trafficking, okay? I mean, poverty comes from a context of scarcity and lack. Yung mga wala pong trabaho at saka yung mga kulang sa edukasyon, kulang din sa mga oportunidad. So sila po yung mga napaka-vulnerable sa mga illegal recruiters. So meron pong Interagency Council Against Trafficking na si Vice President Binay po ang pinaka-head, pero yung mga co-chairs po ay si Sec Lila De Lima at si Sec Dinky Soliman ng DSWD. Nandun din po yung Commission on Overseas Filipinos, yung POEA, at marami pang ibang ahensya. Kasi po yung problema ng trafficking, it spans so many aspects of a human life, from protection and from social protection and rehabilitation to prosecution. So pero para maraman natin mga tagapanood, ano ba ibig sabihin ng human trafficking? Yes po. Tama. Mabuting tinanong ninyo kasi parang I just assume na alam ng tao. Tama. Yung human trafficking po is kung sinasabi nating labor trafficking. Yun yung nagtatrabaho ka na hindi ka binabayaran ng sapat, pinipilit ka o na sinasaktan ka. Yung sexual trafficking, yung hindi
ka voluntarily nagpa-practice ng prostitution or ng sex work. Yung mga of legal age po na nagpa-practice ng sex work, wala naman po tayong say sa kanila. Kasi kumbaga, karapatan naman po nila yun. Choice diba? Yes. And we're not really in the business of controlling human lives. But if they are underage, if they are being abused, if they are being forced, and if they are not being paid, then it is the responsibility of the state to really get involved. When we say sexual trafficking or sex trafficking, does it involve pareho, lalaki, babae? Actually, marami po, babae at lalaki po. Okay. Yes. Kasama na rin mga bata dyan. No? Yan ang pinakamalungkot po. Marami kaming mga cases of child trafficking. Both domestic and saka yung dinadala sa abroad? Yes. Yes. Gaano yung ratio natin na yung tinatraffic dito sa Pilipinas at saka yung dinadala sa abroad? Well, alam nyo po, it depends on which database you listen to. Because the NGOs, the advocacy groups often tend to inflate the numbers, whereas government groups tend to be very conservative about the numbers. So if you look at a something relatively more objective like the International Labor Organization that is neither Philippine government nor purely NGO, they would say that about 100,000 people are trafficked in the Philippines every year. But you have to understand that underreporting is a very serious problem. In other words, how are you going to know? And the victims are so afraid, right? And if they go through Zamboanga and Tawi-Tawi and they take the boat to Sabah and they go from Sabah to the Middle East and Canada, there are no papers, right? So by what means do you have to record those actual movements when people are moving around in a covert manner. ASec Lila, ano, gusto ko lang sundan yung ano, yung katanungan ni pina-define sa yun ni ano no, ni General Lucas yung human trafficking. Opo. Na ito yung mga ine-exploit ng mga underage both men and women, no? Yes po. Is it yung human trafficking, is it necessarily only for prostitution? Hindi po. The majority really tends to be labor trafficking. Then there is about 65% labor trafficking, and then sexual trafficking, and there's also organ trafficking. Second follow-up question kay General Lucas. Yes po. Yung human trafficking, it's also within domestic, di ba? Yes. And also international. Outside of the country, you know? Yes. So anong pagkakaiba ng human smuggling versus human trafficking? The nature of the object. Mm-hmm. In other words, smuggling is an object, trafficking is a human. Mm-hmm. I mean, and technically speaking, but there is a human smuggling then, yeah, di ba? May mga human smuggling pa when they smuggle people outside of the country. Yeah, but technically, that's trafficking. Oh, okay. Yeah. So, good. So you, in other words, if it's within the Philippines, you call it intra-Philippine. Uh-huh. And otherwise, it's international. So, you pag dinala sa abroad, inter. Yes po. Trafficking. Pag dito sa loob intra. Na intra. Tawag. Yeah. At so, marami tayong intra. Pero yung problema sa intra, yan ang talagang underreported. Kasi paano mo naman ano yan? I mean, you don't have a port authority. Mm-hmm. You don't have an airport. Diba? At least with international movements, there's some degree of recording. Yeah. But if someone takes the bus, what are you gonna do? I mean, when I was working in UNICEF, what they did was, they would, yung mga traffic, internet traffic all over Europe, ang ginagawa nila, yung mga bus driver at mga train driver, tinitignan nila kung meron mga magulang kuno na maraming, kunyari, walong anak. Lahat sila 14 years old.
iba-ibang race, iba-ibang itsura. That's how you can tell. Profiling na lang. You profile it. But we're not even at that level here. So ang nangyari dyan, no, sa atin dito eh, you are telling us now na yung mga nire-report ng mga NGOs and others as to the number of traffic persons intra ay hindi realistic. Hindi naman sa hindi realistic. I think everybody is really doing their best naman. Yeah. I don't think that anybody is deliberately being dishonest. Mm-hmm. I just think that if you want it to be very academic and very empirical, and you say, wala akong political agenda, basta ano ba talaga ang number nito, 2.2 or 2.3, okay? Ang problem is, minsan, hindi mo talaga mabilang because nagtatago lahat, pati yung trafficker. Yeah. And by the way, I discovered to my great surprise when I was visiting NBI and DOJ and all my work inside jails, ang dami palang mga human trafficker na babae. Mm-hmm. Sa Pilipinas pala, karamihan ng mga nagtra-traffic ay mga mamasan po. Mm-hmm. Kasi kami po, gagawa sana kami ng story tungkol sa mga trafficker, mag-i-interview kami ng mga lalaki. Pero karamihan pala ay mga babae na nanay din. Doon din po talaga ako nagtaka. Meron din sila mga nanay, pati kanilang mga anak, di ba? Oo nga po. Oo. That's what I really had a hard time but with. But I'm curious. I would like also to ask General, yung sa experience niya. No? I'm surprised to hear from Assistant Secretary Shahani, no? Na out of 100,000 no, na nai-report, 65% of that is intra, meaning domestic. No, so, no, I didn't say that it was 65%. No, mas marami ang intra, eh, intra. Di ba? Hindi. Ang sinabi ko is that we don't know. The numbers. We cannot know because pag intra, wala namang documentation po. Yeah. But pag di ba pagka intra domestic, madaling i-monitor ng police? General? Hindi rin ganun kadali, partner, ano? Nalalaman na namin yan, pwede may nagre-report. Mm-mm. Then, of course, sa investigasyon, pag nalaman yun, saka mo pupuntaan, i-rate mo, ba't hanggang doon lang? But as the number talaga, hindi mo malalaman. Yeah. Wala, saka yung lugar mismo, hindi mo ma-pinpoint kung saan eh. As a matter of fact, I don't know now, ano? Nung panahon namin, hindi namin malaman kung anong region, anong lugar, ang maraming trafficking eh. I do not know na kung alam natin. No, it's really Region 9, Zamboanga, kasi yun po ang backdoor. And from the provinces, ano? To the urban areas. Kasi especially during Ampatuan's time in Maguindanao, there was really a hemorrhage of human beings out of that area. When I was in NBI, they were telling me, mabuti na nga po nung time ni Mango Dadatu, nag-improve talaga yung mga numbers in terms of children and women going to Europe. So, ang ibig sabihin, doon din yung daan. Opo, doon no, ang, from there. Yeah, exactly, doon na daan, ano? Yan ang jumping point nila. Yes. Going abroad. Yes. Backdoor, sa backdoor. Yes. And you see, the problem with Muslim Mindanao is that doon po yung pinakamahirap nating mga tao in terms of the Human Development Index ng UNDP. Yeah. Ibig sabihin, quality of life, access to education, access to healthcare, access to social services. Mindanao is really, yun po ang pinakakawawa natin mga... But those traffic na tao doon, hindi not necessarily nakataga-Mindanao lahat. Maari may mga taga Luzon din, Visayas, ganun? Or galing talaga mismo sa Mindanao? I would say that the majority of them are from Mindanao. From Mindanao. And you see, the problem with I mean, you know, Tawi-Tawi and Sabah is the Filipinos from Tawi-Tawi and the Malaysians in Sabah are from similar ethnic groups, you know, and they're related. Mm-hmm. So it makes the trade very, very easy. And of course, sorry to interrupt. Yes, I mean, it cannot be denied that there are, you know, there are government officials who have, you know, government personnel, mostly lower ranking in immigration, diplomatic missions, labor offices. Some of them, unfortunately, have aided and abetted this human trafficking, and this is what the Department of Justice and the Department of Social Welfare and Development we're really trying to change, to reform. Paano na-involve yung mga diplomatic personnel natin in human trafficking?
Hindi. Meron very small amount of people who, I mean, I guess they may feel that it is lucrative to take advantage of our kababayans. And on meaning, how are they involved dito, yung diplomatic personnel? Well, I mean, we have found that in some countries overseas, halimbawa kayo po ay isang kasambahay, tapos you escaped. Yeah. Kasi sinasaktan kayo ng amo ninyo sa Saudi Arabia o sa kung saan man. Minsan may mga tumatakbo papunta sa embassy o sa consular office. Humihingi ng tulong. For the most part, I would say that the vast majority of our Philippine mission personnel are absolutely professional. Absolutely professional. But there are one or two na sa halip na tulungan yung mga kababayan natin, Advantage sila. Yeah, pinagsasamantalahan pa nila. Oo nga. Yun po ang malungkot. Yeah. Yes, at yun nga, so, naririnig namin ngayon, mga kasambahay, talaga medyo malala na nga po itong human trafficking, hindi lang po sa labas ng bansa, kundi sa loob. So, siguro malalaman natin gaano ba karami ang mga kaso na naisasampa dito sa human trafficking, at gaano karami din ang mga nag-prosper at gaano karami din ang may conviction. Sasagutin po yan ng aming panauhin sa pagbabalik po ng Police at Other Matters. Well, welcome back po mga kasambahay. Kayo ay nanonood pa rin ng Police and Other Matters at kasama pa rin natin sa ating studio si Assistant Secretary Lila Shahani. Siya po ang Head ng Communications ng Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster. At siya rin po is spokesperson ng Interagency Council Against Human Trafficking. Okay, partner. Okay, balikan po natin yung katanungan kanina. No? Gano'n na karami ang mga kasong na i-file no? Against human trafficking at against human traffickers? At meron na ba kayang na-convict dito, ASec? Actually, I'm very happy to report that as of, I believe, November 2013, we have about 114 convictions already. Mm-hmm. And in fact, in the Aquino administration, we have had more convictions than in any other administration put together. I mean, we've really improved our tier ranking, yung international ranking kasi. Opo. Yung 114 convictions yan from the time that the Human Trafficking Council was established? It was from before. the time that this administration has been in place. 114? Yes po. From 2.5 years ago or yes. 3 years. 114 yes. convictions. Yes. Out of how many cases filed? That I don't know. That I'm not sure about. So, di natin kasi malaman masabi kung ano eh. So, we should know. Para malaman natin. That's natin. A good question. Anyway, I can find out. Yeah. Yeah. Anyway, meron ba mga foreigners na involved sa human trafficking that are operating in the Philippines? Oh, yes. You can visit them in Muntinlupa. You know, Muntinlupa is a very interesting place. Okay. And there are quite a few there. They're certainly very much engaged in cyber sex. Mga Australian, mga British. At saka, ang isa pong problema namin is that minsan po when it comes to disaster areas, pinagsasamantalahan po ng mga trafficker ang gulo. You know, and so if there's an earthquake or if there's a typhoon, sometimes they swoop in. At that point, convince these people, paano nangyari? Kung may mga gulo, kung may mga calamities, paano, anong ginagawa ng mga ito? Kailangan mo ba ng pagkain? Gutom ka ba? Pwede kitang, I belong to this NGO. Okay. I can help you. I can give you clothing. Why don't you come with me? I'll give you medical care. Parang ganun po. And so, but you know, I'm very happy that DSWD has been very strict in monitoring yung accreditation ng mga NGO na ito. But people are trying, obviously. Yeah.
So doon sa mga foreigners involved in human trafficking, may mga babae, mga lalaki, ganun din? Ang mga na-encounter ko po, mga lalaki. Lalaki? Opo. Pagka-foreigners. Kasi no? Ano yung mga babae, yun yung mga magko-convince sa mga kababaihan sa mga probinsya. Ngayon, kung female na babae na foreigner, mas mahirap silang mag-convince, di ba? Yeah. Kasi kaya nang tanong yung partner, when I was director of SIDG noong araw, marami kami kinasuha noong araw from Europe, na mga lalaki, mga pedophile ito These are pedophiles. Yes. From, as a matter of fact, we have sent to jail around 3 Norwegian, Norwegian, may British, you know. Karami yan sa Europe mostly sa Europe. And at that time, very few Americans, you know. Panay lalaki nga. But there was one woman also involved, you know. I guess she was operating somewhere in the Visayas, I guess. But ito mostly, ito mga lalaki, yan sa Laguna. Yan sila karamihan. I do not know kung ano yung situation, you know. Kaya natanong ko lang yan. Because, you know, karamihan may mga edad na tatanda. Pero meron po akong sasabihin. When you talk about ethnicity and nationality, yes. No? Kasi this is has been an intellectual interest of yes. mine for a long time. Yeah. Para sino kasi parang nakakapagod na rin pumunta sa NAIA ng 11 ng gabi tapos mag you know you're going to welcome all of these OFWs coming from banned countries like